Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ako nga pala si John Nel, ang Magbago Boy. At huwag niyo pong kalilimutan mag-like at mag-share at pag-subscribe na din po. At saka pag-pindot na din po guys yung notification bell para updated po kayo sa aking mga video. So yun po guys, bali yung pag-usapan po natin ngayon ay kung bakit wala na po mga laman yung ating mga tulungan, ang ating mga baboy. So yun po guys, nakakapanghinayang po. So nadali po tayo dito ng ESF. Napasokan po tayo. So yun. Kaya tahimik po ngayon yung mga piggery area po natin. So makikita po ninyo, ubos talaga mga kababoy yung inaalagaan kong mga inahin dito. So nakakapanghinayang po. Lahat po ubos, wala pong natira yung ating mga alaga dito. Yun. Wala na po talaga mga laman yung ating piggery dito. Isang iglap lang mga kababoy, nawala lahat yung mga inalagaan ko dito. So although ako yung nag-aalaga dito, kahit ako lang po yung nag-aalaga dito, hindi naman to sa akin ay nakakapanghinayang talaga mga kababoy, kasi ilang taon mong inalagaan yung mga inahin, isang iglap lang po ay mawawala sila. So yan, wala talaga ng mga laman dito. Kagaya din doon sa dalawang piggery po, ubos din yung mga inahin namin, wala, naubos po. At saka yung mga patiner, wala na din, ubos. Yung mga piglets, yung kung nakita po ninyo sa mga video ko, marami kaming big dito. So wala na po. Kung makikita po ninyo yung area na po ito, lahat po dito ay inahin po ito hanggang dun. Wala na talaga mga laman yung ating mga kulungan. So nakakapanghinayang po mga kababoy. Puntaan po natin, tingnan din natin yung kabila. Talagang napakasakit po mga kababoy na ganun po yung mangyayari sa ating mga inaalagaang baboy. So malaking kalugian po sa may-ari dito. Kahit hindi nga ito sa akin, kahit tagapangalaga lang po ako, ay talagang masakit talaga. Nakakapanghinayang talaga mga kababoy. Tahimik na talaga dito yung mga piggery area po dito. Walang wala na talaga. Yung aming mga barako, wala na din. Yung isa mga kababoy ay ngayon lang umaga nadali yung barako namin. So inilibing lang po natin. So ito naman po yung baboyan, walang amoy. So wala na din. Ayan o, tahimik na din yung ating baboyan, walang amoy. Naubos din. Talaga kung sa ano, anong tawag doon, yung namimiss mo talaga sila yung mga alaga mo. Pagigising mo sa umaga, sila kaagad yung asikasuhin mo. Yan, wala na talagang laman yung ating mga kulungan. Nakakapanibago po. Kasi pagigising mo sa umaga mga kababoy, punta ka agad dito. Asikasuhin mo kaagad yung mga alaga mo. Nakakamiss talaga. So ngayon wala na po. Matindi talaga tong ESF na to. Pag tinamaan talaga yung mga baboy mo ng ESF ay wala talagang ititira yan. Ubusin talaga. Minsan nung nadadali yung mga nalagaan ko ay
isang araw minsan tatlo yung namamatay. Kinabukasan may apat na naman. So nakakapanghinayang mga kababoy. Tahimik na tahimik talaga yung mga kulungan natin. Tahimik talaga mga kababoy. Ayun mga kababoy, so di ko po alam kung may trabaho pa po tayo dito. So talagang nakapanghinayang po. So back to zero po tayo ngayon dito. At saka mahirap po ngayon mga kababoy maghanap ng papalit natin. Kagaya ng mga biik, kung saan po tayo makakahanap ngayon ng mga biik para ipalit po sa ating mga nawalang inaalagaang baboy. At saka hindi ko din po alam mga kababoy kung may trabaho pa po tayo, kung magpapatuloy pa po dito. Kasi hindi ko po alam sa may-ari dito kung ano po yung mga desisyon. So, malaki po yung kalugian po mga kababoy. So napakasakit talaga mga kababoy. Kasi sinimulan mo sa pag-alaga hanggang isang baboy, dalawa, hanggang dumami yung mga alaga natin, tapos isang idlap lang mga kababoy ay mawawala na agad. Isang idlap lang, ilang araw lang po, bali ano lang po, nag-start po yung mga inalagaan ko dito maanuhan ng ESF ay October 7 din po matamaan po dito ng ESF. So, yun. Hindi ko po alam mga kababoy na mababayaran po tayo ng ano. Kasi may na-insured po kami dito na 30 pieces na baboy. Na-insured po namin sa RSBSA. So, yun po. So, bali pinalo up po namin doon sa Dim Farm kung talaga nandun yung pangalan namin. So may hiningi sa amin na stub, tapos valid ID, pinaserox namin kasi ipapasa dun sa burunggan kung nandun ba yung mga pangalan namin. So sana po mga kababoy ay nandun yung mga pangalan namin para naman maka ano-ano naman yung may-ari dito, hindi naman masyadong malugi po. At least may mababayaran kahit kunti lang. So nakakapanghinayang po mga kababoy, walang wala talaga. Ubos talaga yung ating mga inalagaan dito. So nakakapanghinayang po. At saka doon din sa mga empleyado dito, kagaya sa akin, isang empleyado dito. Baka mawalan tayo ng trabaho, wala tayong kita. So yun po yung napakasakit mga kababoy. Sana po ay mabayaran kami sa insurance na yun. So yun po. Bali, pinakita ko lang po sa inyo na ubos talaga yung mga inalagaan ni Junel ang magbababoy dito sa Pigari area na po ito. So yun po guys, sana po ay makahanap tayo ng ipapalit ng ating mga biik at makapag-decide din yung ating may-ari nito
Pero medyo matagal-tagal pa din po guys bago makapag-start dito kasi yung virus po, yung virus na po yan ay baka nandito pa yan. Hindi po natin alam. Pero itong mga kulungan na po ito mga kababoy ay hindi na lang po ito nakaisa natin i-disinfect. So dinisinfect ko agad ito yung mga kulungan na ito. Ninusnus ko pa yan, brinas ko pa yan yung mga kulungan na po ito. Tapos talaga dinisinfect po natin ito kasi para maano naman din po yung virus, mawala na din po. Tapos para po kung ano po yung plano, kung pwede na tayo mag-alaga ulit, kung magpaalaga pa ulit yung ating amo dito. So sana nga, kasi malaki talagang kalugian. Lahat talaga dito sa amin, di lang dito sa aming barangay, pati sa ibang mga barangay po ay natamaan din. Halos po maubos po yung mga baboy dito sa amin. Banda dun sa ano ng Salcido. So yun, natamaan talaga mga kababoy. Lalo na dun sa ano, sa Isak. Dun po yung nag-start ng virus ng ESF. Dun sa ISO. Dun po nag-start. Bali, hanggang papunta dito sa amin. Kaya nadali po. Hanggang Palanas, Karagdapan, Kamanga, Kantumuha, hanggang dito sa Cagaot. Nadali po dito. So yun, napakasakit. Pero wala tayong magagawa mga kababoy. Ganyan talaga. Kaya sinasabi ko, kung tayo po ay nag-aalaga ng baboyan, kailangan handa po yung ating sarili. Kaya kasi pag hindi po handa yung ating mga sarili sa pag-aalaga ng baboy, katulad na nito, isang idlap lang, nawala lahat. So, malaking kalugian po. Yun po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po kayong magsasawa sa aking mga video. Lalo na po ngayon mga kababoy, ay wala na po tayong maiko-content na baboy. Ubus talaga yung ating mga inalagaan. So, maghahanap na lang po tayo mga kababoy na pwede natin i-content para po may pakita po ako sa aking mga videos para po may ma-upload ko lang po. So, kaya sa pagbaboyan, hindi ko pa po alam kung kailan at kung kailan kami makapag-start ulit dito sa pag-aalaga ng baboy. Baka matagal-tagal lang pa po. Okay po. God bless po sa inyong lahat mga kababoy. Ingat kayo always.